Hello po, this video will help you to successfully register sa Land Bank iAccess. Para po matulungan kayong 100% successful ang registration, tapusin po natin yung video dahil ituturo po sa inyo yung step-by-step process. Using Land Bank iAccess, we can monitor your ATM savings account kung meron na po kayong sweldo o wala pa para hindi po masayang oras natin through balance inquiry. Free po ito at walang charge basta meron na po tayong internet connection. Magagawa din po natin sa iAccess ang paperless transaction like fund transfer sa lahat ng partner banks ng Land Bank. Pwede din po tayo magbayad ng bills sa Meralco, Globe Telecom, Smart Communication at madami pa pong iba. You can use also your iAccess to load up your PayMayo or GCash. Using Land Bank iAccess, hawak po natin ang oras natin at makakaiwas pa po tayo sa mahabang pila sa Land Bank, lalong-lalo na po kapag rush hour. Before we start po, please click the subscribe button for more helpful videos. Itay po natin sa inyong address bar ng inyong browser ang LBP iAccess, cellphone man yan or desktop po ang gamit ninyo. Para po tayo mapag-login, kailangan po muna nating mag-enroll. Kailangan po nating mag-enroll. So, ang enrollment po ay available po sa lahat ng ATM account holder. So, click po natin yung enroll now. So, ito po makita nyo po yung Land Bank iAccess Terms and Condition. Reviewin po natin mabuti para malaman po natin yung features na pwede nating ma-avail sa Land Bank iAccess. Tapos i-drag lang po natin yan pababa. And then click po natin yung I agree. After po nyan, ito po yung environment ng registration form na mayroong 4 step. So para po ma-enroll nyo po o ma-encode nyo po yung inyong account number. So ito po yung itsura ng inyong account number sa inyong ATM. Yan po ay 10 digits sa baba ng name ng card holder. So encode na po natin. Sinadya ko pong itago yung account number no ng personal natin. Napakita ko sa inyong PIN. And then, makita nyo po yung joint account indicator. So, usually po, ito po yung luma. Ang lalagay lang po natin dyan ay type po natin yung 0. Sa step 2 po natin, provide po natin yung personal details sa letter A. And then po, after po natin matapos, provide po natin yung home address natin sa letter B. Kasi at sa letter C po, provide po natin yung contact information. So mahalaga po na tama po yung email address natin at saka yung phone number na ilalagay sa information natin, no? So check nyo po mabuti kung tama. Mahalaga po yung email and cellphone number nyo po. Tapos nyan, mag-nominate po tayo ng 3 security questions. Dapat kabisado nyo po kasi case sensitive po yan. Yan po yung step number 3 natin. At yung step 4 po, gumawa po tayo ng iAccess ID. Mas maganda po kombinasyon po siya ng letter at saka number. Then click lang po natin I am a robot or I am not a robot. Then click submit. So, may ipapareview pa po sa atin si Land Bank na personal details. Click nyo lang po yung confirm. Tapos after po nun, may makikita po kayong notification. Sasabi po yan, thank you for registering to Land Bank Internet Banking. I-po-forward na po yung ating application sa Land Bank. And then after po nun, ibibigyan po tayo ng email. I-notify po tayo sa binigay ng email. Kaya siguraduhin po tama. And ito na po yung confirmation natin mula sa Land Bank iAccess. After 24 hours, na-receive po natin yung confirmation or notification natin sa Land Bank iAccess. Click po natin. So, bali po makikita po natin sa link ay mag-expire po siya ng 18 hours. So, kailangan po natin madaliin at tandaan po natin yung ating one-time PIN. So ito po environment, i-type po natin yung iAccess ID natin and one-time PIN na binigay po sa atin sa email. Okay, be sure tama po, no? And then click po natin itong submit. Okay, then okay po natin. Then afterwards po,
So answer po yung 3 security questions na sinagutan nyo sa registration form. So ito po ay hindi naayos ng sunod-sunod, kaya maaari pong in random po yung kanilang question. So dapat po tama po yung sagot natin. And remember po, ito po ay case sensitive, no? So dapat hindi tayo magkamali. Tapos mag-create na po tayo ng password. Mas maganda po combination po siya ng letter at saka number. So yung password po ninyo dapat ay mag-match sa confirm password. Be sure po tama, no? Then after po niyan, punta po dito sa banda, click confirm po tayo, no? Click po natin yung confirm. And then ayan, okay, successful na po yung ating pag-re-register. So after po niyan, open po tayo ng browser at subukan po natin i-check kung talaga pong successful na po yung ating online registration. Check na po natin, no? Mag-login po tayo sa LBP iAccess. Yung iAccess ID natin, yung one-time password po natin, I'm sorry, yung password po natin. Kaya magsisend po yan ng one-time pin, ano, pag kinip po natin yung login sa cellphone number na binigay natin. Okay, enter po natin yung one-time pin, submit. Ayan na po. So nakita nyo po, pasok na po ako. Naka-online registration na po tayo. Check po natin yung account natin kung may sweldo na nga kami. Ayun, so meron na po tayong sweldo. 38 plus. Okay, so that's good. So, i-log out na po natin. So, ayan po, no? Successful na po yung ating online registration sa LBP o Land Bank iAccess. Kung meron po kayong questions, just comment lang po sa ating comment section at maraming salamat po sa pagbisita sa ating YouTube channel. Salamat po.